Hello mga lods. Kamusta kayo? Ang aga ko nag-vlog. Alam niyo po ba ang oras dito ay? Oy. 5:53 ng umaga dito sa Bahrain. Aga ng vlog natin. Vlog muna ako bago ako pumasok sa office. Alam niyo yung aking office, yung palasyo. Kaya nag-vlog muna ako, ang aga kong nagising, 4 o'clock. Dahil, 7 o'clock, nakatulog na ako. Sabi mo, 7:20 o kagabi, nakatulog na ako. Dahil, maaga akong natapos ng trabaho ko, Bahrain National Day kahapon. Maagang gumala sila madama. Tsaka talagang pag Thursday, maaga silang gumagala. At hating gabi na umuwi madam ko. Alam niyo yung social life ng madam ko. Siyempre, ganyan pagka mga royal blood. Na meron silang nightlife. Gumagala si madam ko, napupunta sila sa mga gathering nila. Yan. Hating gabi na uwi. Ako naman, sarap ng buhay, katulog. At ang office ko sa palasyo, maaga ako natapos sa office ko. Kaya maaga ako natulog. Aga ko rin nagising. 4 o'clock. Kaya eto, nag-vlog na ako ngayon. Alam niyo ba kasi masaya ako eh. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pagkatapos ng mga malalaking gastos ko ngayong taon na to. At pinakalas itong December. Nilibre ko yung sarili ko. Oo, ha? Papakita ko sa inyo. Kasi ganyan tayo na isa sa natutuhan ko po dito sa abroad. Tsaka nung nagte-training kami sa OWA bago ako mag-abroad. Yung mentor namin doon, sinasabi niya na monthly, pag naroon na kayo sa Middle East, sa trabaho niyo ibang bansa, monthly, kada sahod niyo, ito yung hindi ko makakalimutan na senior sa amin ng mentor doon sa OWA. Kada sa sahod kayo, regaluan niyo yung sarili niyo. Ng something, damit, o relo, alahas, o basta meron kayong something na bibilin para sa sarili nyo, sapatos, ganyan. Yan yung bilin sa amin ng mentor namin. Kung gusto nyo, ibalot nyo pa, regalo nyo yun sa sarili nyo. Alam nyo kung bakit? Mahirap ang trabaho sa abroad. Dito, nakakangiti pa kayo, pero pag doon, baka iiyak kayo. At totoo nga po talaga. Kaya talaga nung nakakaluwag na ako at natapos ko na yung mga obligasyon ko, talagang nireregaluhan ko yung sarili ko. Ang sarap ng pakiramdam na pagkatapos mong magampanan yung mga obligasyon mo sa aking obligasyon ko sa aking mga anak, na ibibili ko na nareregaluhan ko na yung sarili ko. Although hindi ako ganun kayaman dahil syempre katulong tayo dito, DH ako dito sa abroad, hindi ganun kalaki yung sahod ko, pero nasa pagbabudget yan. Nasa control mo sa pagpapadala. Huwag puro padala. Diyos ko, magtitira ka para sa sarili mo. Kung hindi talaga uuwi kang duhaan sa Pilipinas, wala kang ipon, wala kang maipundar. Ang hirap naman po nung ganun, di ba po, yung taong ka dito sa abroad, pagkatapos ay wala kang napatunayan sa sarili mo pag uwi mo. O, di ba, naku, yun na pinakamahirap na part ng isang OFW, yung uuwi ka na wala kang napatunayan sa sarili mo. Wala kang naipundar kasi hindi mo na-control yung padala mo buwan-buwan. Dapat yung dinidivide. Meron kang savings. Meron kang para sa padala, para sa pamilya. At meron kang para sa obligasyon. Ganyan yan eh. And then, yung pang-apat, yung para sa sarili mo. Ganun po yun. Divide mo sa 4. Savings. Para sa padala, sa panggasa sa pamilya. Panggastos nila, yung sa obligasyon mo, at yung para sa sarili mo. Talagang dinivide ko po yan in 7 years. Talagang pag nagpapadala po ako, hindi naman ganun kalaki dahil yung sahod ko naman po dito, hindi naman po siya ganun kalaki, sakto lang. Binibilinan ko yung mga anak ko na talagang pagkasyahin nila kung ano yung pinadadala ko, hati-hati sila. Alam niyo po ako yung hindi ko po inilagay yung may kasabihan nga, don't put your money in one basket. Kailangan talagang kalat-kalat. Huwag kang mag-iipon o maglalagay ng isang magkampo-focus sa isang bagay na doon mo lang ilalaan yung pera mo.
Ano pag nawala yon, dahil nga nga ka na. Kaya dapat divide-divide yun. Kung apat yung anak ko, apat sila. Pero yung isa ko, si Met ko, hindi ko siya talaga naging, hindi ko siya talaga, siya yung tumulong sa akin. Hindi ko siya nakiintindihan. Siya yung tumulong sa akin. Strong siya. Katulad ko. Manang-mana siya sa akin na talaga sa diskarte. Sa paghahanap buhay. Strong siya. Talagang yung mindset niya, halos pareho kami. Pagkakaiba lang, nakatapos siya ng pag-aaral. Mataas yung pinag-aralan niya. Oo, ha? Pero lahat ng anak ko, talagang marurunong sila sa buhay. Pero lahat sila talagang ganyan. Nandito ako sa abroad. Sila, tatlo. Sa Pilipinas. Yung tatlo ko sa Pilipinas. Sa kanila, ko yung basket ko. Sa kanila, dumadaloy. Ganun po yung naging sistema ng aking pagtatrabaho dito sa abroad. So, sana po, mag-iisang magandang halimbawa sa inyo. Na-share ko lang. Pero yung talaga topic natin ngayon, papakita ko sa inyo yung regalo ko sa sarili ko. Dahil syempre, sa mong pakaramdam, di ba? Regaluhan natin yung sarili natin. Tayo yung nagsasakripisyon, nagtatrabaho dito sa abroad. Kailangan nire-regaluhan natin, binibigyan natin ng premyo, yung ating sarili. Ah, eto, pakikita ko sa inyo. Ang ganda. Ito, ang ganda. Nakita ko siya sa online. Alam niyo po, kahit hindi ako nakakalabas dito, salamat sa mga online. Dahil sa mga online, nakakapili na ako ng mga gusto kong damit. Kasi ako, yung taong unique, kape po tayo para happy ang sharing ko sa inyo. Gusto niyo po, basayawan ko kayo. Magsiset ako ng music. Sayo-sayo tayo. Umagang kay ganda. Umpisa na umagang kay ganda. Bibigyan ko kayo ng sumba. Joke lang. Eto, dito na tayo ulit sa topic ko. Ang dami kong story. Ako yung taong hindi nauubusan ng story. Chikadora. Ayan o. Oh. Ang ganda. Ang lakas ng mga social, diba? May biyak pa siya sa gilid. At saka see-through siya. Manipis na manipis yung lining nitong tela. Manipis ang lining ng tela. Tapos may terno siyang short sa loob. Ayun yung panloob niya, short. Oh, ang ganda dito. Sexy. Ang ganda yung short. Tapos ayan, ganun siya. Oh, ganda niya. Susukat ko yan sa second vlog ko. Makikita niyo. Tapos ito yung ano niya. Ito yung pagtaas niya. Oh, sexy. Ganda. Sukat natin. Talagang nagsukat dito sa vlog. Siyempre. Oy, teka, tanggalin natin yung aking singsing. Alam niyo po, marami po ako naipong passion jewelry. Ito, genuine leather siya. Passion jewelry siya. Galing sa akin, prinsesa. Pero yung pagka kahit marami kang alahas, huwag mong isusuot lahat in one equation. Parang kang Christmas tree. Kailangan unti-unti lang. Kahit gano'ng marami yung alahas mo, unti-unti lang ang suot. Ibabagay mo doon sa okasyon, tsaka doon sa dress na suot mo. O ha, diba? Huwag important, marami kang alahas. Susuot mo ng lahat. Parang kang Christmas tree. So, bumalik ulit tayo dito. Ayan. Ako po, kung isusuot ko lahat yung mga alahas na passion jewelry na bigay sa akin ng prinsesa ko, ay ala, pwede na ako magtayo ng jewelry siya. Ng passion jewelry siya. Totoo po yan. O, oh, ganyan siya. Ang ganda niya. Ganyan siya. Tapos may sexy pa siyang taling ganun. Yan. Hindi pa sexy. Kung wala akong pasuot, di ba may pa-cleavage? Sikita pa dito. So, huhubarin ko na siya ulit. Meron pa kasi akong pakikita sa inyo. Diba? Sisaya, diba? Sarap ng pakiramdam ng ganito. Yung, hindi man ako ganun kayaman, nabibili ko yung gusto ko. At naibibigay ko din yung gusto ng mga pamilya ko, ng mga anak at apo ko.
O, di ba? Ang saya. Nasa pagbabudget lang po talaga yan. Nasa pagkontrol lang ng pera. Ito. Ito yung mas maganda. Nung binili ko sa online. Parang gusto kong i-model. Ito parang yung mga notes. Parang gusto kong i-model. Alam niyo po, mahilig ako sa mga magagandang underwear. Yung mga may lace-lace pa siya. Ito, ang ganda niya. Oh, may rainbow pa siya. Ang ganda, di ba? Sexy. Pagsuot mo, kahit na ikaw lang nakakakita, at least alam mo sa sarili mo, sexy yung suot mo. Huwag mo ipakikita. Sikreto lang, ikaw lang nakakaalam. Ako lang nakakaalam. Sinishare ko lang sa inyo. Pero bawal i-model. Ang cute, di ba po? Oh, ang ganda. Mahilig po ako sa mga ganyan underwear. Yung mga sexy, ang ganda. So, hindi ko ito imumode. O, di ba? Ang ganda, ang cute niya. At ito pa. Ang dami kong share sa inyo. Dahil, Baray National Day kahapon. Binigyan ako ng regalo ng madam ko. Galing sa prinsesa ko. Heto, ang ganda. Ito yata yung channel ko na ang kabuuan ay puro regalo ng employer. Puro regalo ng madam ko at ng prinsesa ko. Yung prinsesa ko, anak yun ni madam. Na talagang mga prinsesa sa kagandahan at ang kanyang mga gamit. Ito, bigay sa akin ni madam ko kasi Baray National Day kahapon. Niregaduhan niya ako. 50. Baray National Day. Tingnan natin. Ang ganda. Excited na ako pakita sa inyo. Teka. Ang kaga ng chika natin. Lagyan natin sa bangko. Anong oras na ba? Baka malate ako sa office. Oy, 6 o'clock pa lang. It's Friday at holiday ngayon. 7 ako mag-i-start mag-trabaho sa aking office. Ito. Ang ganda. Oh. Mga bago daw to, sabi ni madam. Tsaka totoong bago nga. Hindi po nagbibigay ng luma ang madam ko. Tsaka yung prinsesa ko, pag nagbigay sila sa akin, mamahalin talaga, branded at signature. Oh, ha? Ang ganda, di ba? Ang lakas makasosyal. Tsaka talaga ang mga tela. Ang ganda. Ito, Arabic culture dress. Ang ganda, oh. Alam niyo po, marami na ako Arabic culture dress pag uwi ko sa Pilipinas. Collection ko. Ang gaganda niya siya, oh. Ganda. Ang ganda. At meron pa. Ilan ba ito? One. Tatlo yung bigay sa akin ni madam. Ang ganda. Oh. Ang ganda nitong dress. Ito pamasko ko. Sabi ko, yung binili ko sa online ang pamasko ko. Pero ito pala. Alam niyo po, since na bata ako, gustong gusto ko yung pinaka-season ng Pasko. Kasi bakit? Tuwing Pasko lang kami binibili at kayang ibili ng nanay ko ng bagong damit. O, imagine nyo yun. Lumaki ako ng ganun. Na bata ako, think once a year lang kami na ibibili ng pamasko ng nanay ko. Kasi syempre, hirap sa buhay. Siya lang nagtatrabaho nun. Apat kami magkakapatid. Talaga naman po. Kaya pagdating ng Pasko, piyesta. Tuwan-tuwa ako nung bata ako. Kasi makakabili na ako ng bagong damit at sapatos. Meron na akong bagong damit at sapatos. Ganyan po. Oh. Nasa determinasyon mo lang kung paano mo tutuparin talaga yung pangarap mo. Kung nung bata ako, once a year lang ako naibibili ng pamasko, pero nung lumaki ako, nagkatrabaho ako, talagang lagi akong bumibili ng damit. Fashionista ako. Oh, ang ganda, oh, mga loads. Ganda-ganda, diba po? Oh, ang social niya, tsaka yung talagang tela niya, ang ganda. Mamahalin. Mamahalin talaga, mga loads. Ang ganda. May pamasko na ako. At ito pinaka-highlight sa lahat. Tadang! Tadang! Ganda-ganda, oh. Talagang pag-winter na winter ang dating at pang mayaman talaga.
Mayaman. Mayaman na yata ako. Oh my God. Alam niyo po, dati hinangad ko yumaman kasi sa hirap ng buhay na pinagdaanan. Pero nung nandito na ako, hindi exactly yaman pala ang mahalaga. Uunahin yung kababaan loob bago yabang. Minsan nauuna yung yabang bago yaman. Alhamdulillah. Ang ganda, oh. Oh, may kilala akong gano'n. Natuto lang magluto. Mayaman na daw siya. Diyos ko, Lord. Ang dami ko chika sa inyo sa totoo lang. Chika Dora ako, pero sa sarili ko lang, hindi sa ibang tao. Ang ganda nito, oh. Ang lakas makasosyal. Hmm. May balahibo pa. Tsaka ito, oh. Ang ganda. Parang si Santa Claus. Oh, diba? Ang sosyal. Ang ganda. Oh, tingnan natin. Oh, tingnan nyo. Ang ganda. Inside and out. Ang ganda. Tsaka talagang, ano siya, ang mahal nito. Binurda siya. Parang handmade na borda. O machine-made na borda. Ganda-ganda, diba po? Ang lakas makasosyal. Oh, diba? Ganda. Susuot ko to sa... Parang ito yata ang bagay pamasko. Dahil red, white, and pink. Ang kombinasyon niya. Ang season ng Pasko ay red. O ha? Diba? Ito yata ang susuot ko sa Pasko. Parang ang social ko. Parang akong mayaman. Ang ganda. Alam niyo po maganda yung kwarto ko dito. Tapos... Paano kaya pag uwi ko sa Pilipinas, suot ko to, tapos sasakay ako sa tricycle. Oh my God. Pabibili ako ng motor ko. Nag-ipod na ako, pambili ng motor. Yung Mio, oh ha, pan-service ko. Magtatayo ako ng business, mga lords. Bigasan sa palengke, yan ang aking talent. Talagang business lang, bigasan sa palengke ang target ko. Hindi sa tindahan. Siyempre, kailangan hindi small business, yung malaking business talaga. O ha, pag nangarap ka to, parin mo, tsaka lakihan mo na, libre lang yan. O, diba? Kaya talagang pag-uwi ko, magugulat pa si madam ko pagka na-subscribe niya ng channel ko. Ang dami kong chika sa inyo, pero sa susunod naman yung iba, reserva ko naman yung iba, ito muna. So, maraming salamat po sa inyo. Sinamahan niyo ako sa umagang ito. Inumpisahan ko ng umagang kay ganda. Chikadora tayo, chikahan, story time. Pero, bawal si Marites. Sa akin lang, story ko lang yung personal life ko. Kaya ako personal vlog ni Mayat Saluang ko. Please subscribe to my YouTube channel. Pag uwi ko, marami akong pasabog. Marami tayong tour, marami akong mga magagandang bagay na ma-share sa inyo. Kung dito hindi ako makapagluto, aha, pag-uwi ko ng Pilipinas, mag-request kayo kung ano yung gusto nyong lutuin ko. Huwag lang lechon. Oh, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Me again, Mayet. Thank you so much. 1,190 subscriber sa pananood niyo po sa akin. God bless you all. God bless. Ingat po kayo lagi. Naway dumaloy sa inyo ang pagpapala at kapayapaan, kasaganahan this holiday season, this Christmas season. See you again sa akin next vlog. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. So, laging tatandaan, pag maraming alas, mag-isuot lahat. Para kang Christmas tree. Hanggang dito na lang. God bless you all. I love you so much, my family and friends. Ingat. It's me again, Mayet Saluang ko. Don't forget.